At iyon na nga, simula na naman ang isang bagong kwento. At ang tema ngayon ng maikling kwento ay Engkanto. Naglakad na ako papasok sa kagubatan. Habang naglalakad, dinadama ang magandang tanawin. At hanggang sa mapadpad ako sa isang falls. Ang linaw ng tubig. Ang sarap maligo. Pero, naisipan kong huwag ng maligo. Dahil sa wala akong ekstrang damit pampalit. Naglakad-lakad pa ako sa kaibuturan ng gubat. May mga nadidinig akong nag-aawit ang mga ibon. Sumasayaw na mga dahon. At madidinig pa rin mula dito, ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa falls. Parang eksena sa painting, ang ganda kuhanan ng litrato. Sobrang nalibang ako sa tanawin. Hindi ko na namalayan ang oras. Napansin ko na lamang na malapit na pala magpalat ang liwanag sa dilim. Dahil pagpatak ng alas 6 ng gabi, ayon sa sabi-sabi ng matatanda. Iyon daw ang oras ng paglabas ng mga engkanto. Ang mga engkanto daw ay mga mythical environmental spirits. Sila daw ay matatagpuan sa gubat, sa syudad, sa bakanteng lote, puno sa may bakuran, at sa kung saan-saan pa mang bahagi ng mapa. Kaya daw nitong mag-anyong tao. Sumanib sa tao, magbigay ng kamalasan, sakit, at mantakot. Ganoon pa man, ay pwede mo daw itong maiwasan sa pamamagitan ng pagdadala ng anteng-anteng o agimat. Pero sa kabilang banda ay mayroon din mababait na engkanto. Ito yung uri ng engkanto na nagbibigay ng swerte. At sana ang mga nakadinig ng kwentong ito ay swertehin din sa buhay. Maraming salamat po at huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pang mga maiikling kwento. Yeah.